Alam nyo ba, may hidden talent ako eh. Ito, secret lang talaga to. Wala nakakaalam nito, konti lang. Yung mga super close lang talaga sa akin yung nakakaalam. Pero dahil close naman na din tayo, isi-share ko na sa inyo. O, wala nyo, anong hidden talent ko? Ate, anong hidden talent ko? Manta? Hindi! Ay, Kikay, anong hidden talent ko? Tumayaw? Hindi! Ang hidden talent ko is magluto. So, magaling talaga ako magluto. Caldereta, sinigang, bulalo, adobo, lahat ng pagkain Pilipino kaya ko lutuin. Kaya ko din gumawa ng spaghetti, mag-bake ng cake. Marunong talaga ako dun, guys. That's my hidden talent. So, for today's video, papakita ko sa inyo kung paano ako magluto. Ready na ba kayo kung anong lulutuin natin for today's video? Siyempre, yung paborito namin ng family ko. At yun ay hotdog! Try tayo ng hotdog, tsaka meron tayong tocino dito. Ano na ngayon, medyo merienda na namin and madali lang kasi itong lutuin. So, yun yung lulutuin natin for today. So, ito kasing bossing, guys. Itong hotdog na to. Simula nung bumili kami nito sa grocery, wala. Laging ito na yung request sa akin nung family ko. Kasi una, well, malasa talaga siya. Super. Plus, medyo mas affordable din siya. So, meron kasi silang maraming types ng hotdog. Katulad ng regular size. Itong king size kasi medyo mas mataba siya. Pero, ang gusto ko is yung chicken na Franks. Ito yata yun eh. So, sarap, promise. Yan, best to kapag almusal, kapag merienda. And for this time, syempre, mag-merienda tayo. Usually, pinipair namin to pag gumagawa kami ng French toast, lalo na yung sausage. Ito, masarap talaga to eh. Tapos, pwede din siya sa bread. At syempre, mas masarap siya kapag nakapag-fried rice kayo and naka-white rice. Yun. Walang diet-diet kapag ito yung ulam sa amin. Kung tatanungin nyo, ito siya, itong chicken franks, yan yung favorite ko. Kasi sila gusto nila yung regular hotdog lang, pati yung cheese dog eh. Pero ako, ito talaga gusto ko. Pero totoo talaga guys ha, magaling talaga ako magluto. Dati kasi, nung college ako, ako yung laging nagluluto ng dinner sa amin. So doon ako natuto na magluto. And natry ko yata lahat. Dati talaga nagsisearch pa ako sa Google paano. Lalo yung panlasang Pinoy, doon ako nagsisearch ng recipes eh. Yan. So buti na lang, nagawa na din tong kitchen namin na to. Medyo matagal-tagal din namin hinintay para mabuo to. So, syempre, hindi ko na kayo tuturuan magluto ng hotdog, diba? Kasi alam nyo na yan. Kumuha kayo ng kawali, maglagay kayo mantika, painitin nyo, and then voila. Actually, masarap to kapag lalagyan mo ng butter. Pero this time, mantika na lang muna yung gagamitin natin. Kasi sayang naman yung pinagbutuhan namin ng itlog kaninang umaga. Pero yun nga, totoo talaga na marunong ako magluto. Pangatlong beses ko na talagang sasabihin sa inyo, kaya maniwala kayo. Kaya lang kasi, wala na akong time magluto ngayon dahil lagi na tayo nasa labas, lagi may event, lagi nag-ride. So kapag may chance ako, yun, luluto tayo. Gusto ko siya na ginagalaw-galaw habang naluluto para hindi siya masyado nabababad dun sa mantika. Yan, pag naluto siya, ganito siya kalaki guys. Medyo mataba-taba. Tapos, yun nga, ginagawa namin, nilalagay namin siya sa tissue para ma-absorb ng tissue yung mantika before namin siya i-serve. Dahil merienda naman siya, i-prepare natin siya with mayonnaise and ito, gardenia na sliced bread. Ayan, gawa tayo ng sandwich for today. So, slice lang natin yung ating chicken franks para magkasya dun sa maliit natin na sliced bread. Take this. And bread. Dalawa. Tatlo. Tapos mayo. Ayan. And yeah! May sandwich na tayo! Try, teka. Huh? So that's it for today guys, yun muna yung video ko. So kung gusto niyo ako magluto ng ibang putahe, and yes, yung totoong Filipino food, comment lang kayo. Next time, gawa tayo ng luto serie.